topic natin ngayong araw na ito, 10 dahilan bakit delayed ang ating regla. Pero higit sa lahat, andito po tayo sa Calasiao, Pangasinan. Ito pong nasa likod ko ay simbahan. So, church po ito, built 1588, St. Peter and Paul Church po ito. And across dito, yung si Senor Divino, si ang ating Jesus, si at Senor Divino, meron din sariling church doon. Anyway, ito po, itong old structures na to, since 1588, built by the Dominicans. So, andito din po yung mga kumbento natin, kung saan nakatira sila Father. Pero itong nakikita nyo, luma, maganda, at pwede nyong puntahan kapag mahal na araw. Balik na po tayo sa ating topic. Mamaya iikot ni Doc. Dahilan bakit delayed ang regla? Ang regla po kasi, 24 to 38 days, dapat ang pagitan. So, mas maganda, meron tayong kalendaryo, ika-calendar natin, kung kailan yung huling regla natin. Tsaka maganda yung buong taon, so mas maganda nagka-calendar tayo. Pero pwedeng hanggang 21 days ang pagitan or hanggang 45 days. Pag more than 45 days, pwede na po tayo mag-consult sa ating OBGYN. At ano po ang mga dahilan? Number 1, perimenopausal. Kapag edad 40 hanggang 50, magloloko na po ang inyong regla. Kasi ang average age ng pagmemenopause ay 51. So, mapapansin ng mga nagpe-perimenopause na pahaba ng pahaba yung pagitan ng kanilang menses. Number 2, yung sobrang pag-ehersisyo. 5% to 25% ng mga athletes, yun ang reklamo nila sa amin. Bakit daw delayed na delayed ang kanilang menses? Kasama po dito yung mga ballet dancers tsaka yung mga runners. Kasi mas nagtatrabaho yung kanilang adrenal gland na nakapatong sa kidney, yung thyroid gland, at yung kanilang pituitary gland na nasa brain. Yung adrenal gland, nasa ibabaw, nasa likod po yun, nakaibabaw dun sa ating bato or sa ating kidneys. Ito yung gumagawa ng cortisol. Ito yung tinatawag na stress hormones. Thyroid gland. So, ang ikaapat na dahilan, ang ikatlong dahilan, kapag may problema sa thyroid, kapag hypo, or hyper, magloloko pareho ang ating menses. Kaya ngayon, yung iba rin ho, yung hindi ma-pregnant or while pregnant, pinapacheck po ang thyroid gland nila, yung kanilang thyroid hormones. Number 4, sa pituitary gland naman, baka tumataas yung prolactin. Ang magiging sintomas din, pagloloko ng menses. Number 5, yung mga nagbe-birth control, yung mga naka-pills, naka-IUD, yung naka-patches, naka-implants, injectables, biglang hihinto ang inyong menses. So, itanong nyo sa inyong OBGYN kung okay lang ba na hindi dadating ang inyong menses. Number 6, yung may tiyatawag na PCOS, polycystic ovary syndrome. Ito yung mga babae na medyo overweight, tapos mas marami silang buhok, mas marami ding acne or pimples, mas tumataas ang blood sugar nila, mas numinipis ang buhok nila. So, nagloloko po kasi yung estrogen, progesterone, at testosterone hormones nila. Number 7, sa mga nagbe-breastfeeding, dahil sa pagbaba ng estrogen, medyo minsan wala silang menses. Number 8, yung stress. Kapag tayo ay nai-stress, tumataas po yung cortisol. Ito po yung stress hormones mula sa hypothalamus. At saka, bumababa po yung estrogen. So, hindi kakapal yung lining ng ating bahay bata. So, walang menses. Ang kailangan po dito, mga relaxation techniques at lifestyle changes. Tsaka, napansin nila pag merong physical, mental, emotional stress. Halimbawa po, namatayan sa family, malaking stress po yun. Sa ating mga students, na lagi nagtataka bakit minsan wala silang menses. Kasi po, yung mga high school, college test, mga entrance exam test na lagi natin inaaral, lalo na po ang board exam, very stressful po yan. Kaya, magloloko din ang inyong menses. Number 9, pagdating sa timbang or weight. Kapag mataba, mas mahirap pong mag-ovulate. Kaya delayed ang menses. Ganun din po yung sobrang payat. Kasi,
kailangan natin ng body fats para makagawa ng estrogen. So kung pumayat tayo, hindi gaano gumagawa ng estrogen. At saka yung mga poor diet, kulang sa nutrisyon, nagkakaproblema din po sa menses. Lalo na yung may mga hindi makakain. O kaya naman pagkakain, sinusuka. O kaya naman talagang hindi na sila kumakain. Wala ng nutrisyon na pumapasok sa katawan. So, pwede pong mag-cause ng pag-delayed ng menses. And the last, number 10, preteens. Ito po yung mga teenagers. Kasi po, hindi pa mature yung kanilang hormonal system. So, magmamature lang talaga kapag age o edad 20 anos na po. So, dun lang po talaga nagiging very regular ang kanilang menses. So, anong mga lifestyle changes ang pwede natin gawin? Bawasan ng stress, pwede po yung prayer, healing, meditation, massage, tamang nutrisyon. Tapos kung medyo overweight, medyo magpapapayat tayo sa tamang weight. Number 3, suriin din natin, baka yung exercise natin masyadong mahirap na para sa ating katawan. And number 4, pag talagang may problema, pupunta tayo sa ating OBGYN. Ngayon, ano yung pinaka madalas na dahilan talaga bakit nawawala ng menses? Ito po yung na-pregnant o nagbuntis. Meron pong mga test para malaman kung pregnant ang isang tao. Ito yung tinatawag na pregnancy test na bibili po sa ating mga butika. Tumpak naman po yun, talagang medyo reliable. May tinatawag kasi tayong HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Ito'y hormone na nalalaman sa ihi. Kasi pag nag-meet na yung egg cell tsaka sperm cell, it takes mga 10 days bago siya mag-implant dun sa bahay bata. So pag naka-implant na, madidetect na sa ihi. Kailan ginagawa? Mas maganda sa umaga kasi mas concentrated yung ihi, mas madidetect nung ating test yung HCG. So kailan ginagawa ang pregnancy test? Number 1, kapag matagal walang menses o kaya bigla kayong nag-spotting, hindi pa naman ninyo time para mag-mens pero biglang may konting spotting. So baka implantation bleeding 'yon. Number 2, bakit biglang nag-cramps o humilab ng humilab ang inyong tiyan? Number 3, may signs of pregnancy, mas masakit yung breast, naduduwal, may problema sa pang-amoy, parang mas yung pang-amoy nyo mas naging sharp, yung ganon, ihi ng ihi. And lastly, number 5, nagkaroon ng contact pero hindi naka-birth control. Inuulit ko, mas maganda yung unang ihi sa umaga pero para mas concentrated at makagip yung HCG. Ngayon, paano ba ginagamit itong mga pregnancy test? Iihi po kayo sa umaga, ilalagay sa isang receptacle o isang lalagyan. Yung kit nyo, may kasama ho yung dropper. So, pwede kayong kumuha ng ilang drops at meron hong lalagyanan na plastic. So, ipapatak nyo mga 3 to 5 drops hanggang mapuno yung medyo bilog. Makikita nyo, aagos yung ihi. Hintay nyo kung isang line or 2 lines. Pag isang line, negative. Pag 2 lines, positive yon. Yung iba naman, test stick ang ginagamit. So, pag positive, pag check up po sa ating OBGYN. Ngayon, yung dun sa mga negative, pwede nyo pong ulitin pagkatapos ng ilang weeks para baka naman na hindi pa lang na-detect yung HCG. So, yan po yung topic natin at napakaganda po dito sa Kalasyao, Pangasinan. Binigay nga po ni Ate Gina dito sa St. Peter and Paul Church, yung history nitong ating church.